Okay, so mabilis sa BTC kasi nakakatamad magtrabaho sa ngayon. So, magpapalipas oras muna ako sa pag-TA. Okay, so sa galaw natin sa BTC ngayon, no, after natin mag-dump kahapon, na magpa-pump, then nag-dump, no? After nag-dump, meron tayong some sort of parang consolidation dito, no? Or pwede natin masabi, kung hindi natin susundan tong pattern na to, eh, nagtitrade lang tayo sideways. Okay? Which is, sa longer time frame, eh, hindi rin ganun kagandang itsura yan. Kasi ang kakalabasan, medyo may pagkanta. Parang ganito, no? Push down tayo, consolidate na ganito, makikita natin yung mga ascending channels dito. Yan, ascending channel. Meron din tayo dito possibly ascending channel na ganyan. Ayusin natin, ha. Pagkakas natin ng parallel channel na ganito. Yan, ascending channel. Bago mag-break. Yan, of some sort. Meron din tayo dito sa ilalim. Ascending channel. O, possible pa na mag-push up pa to, no? Possible pa. Pero naka 3 hits na tayo sa itaas, no? 1, 2, 3. At dito mas marami sa ilalim. 1, 2, 3, 4, 5, 6 kung ilan man to. Pero maraming beses niyan natatouch tong ascending channel na to. So madalas sa mga ascending channel, bearish, no? Pero may mga times na, mga rare times na nagiging bullish siya. For example, kung pataas ang push up mo, tapos bigla nagkaroon ng some sort of ascending channel dito, ascending channel, na ganyan, ang price ay gumaganto, nag-push up yung price, gaganyan, tapos yung sasada naman ganyan, gumagawa ng some sort of ABC correction, then magpa-pump. Kakaroon tayo ng, ano tawag dito, running flat correction, meron tayong ABC pump. Okay? May mga ganong klaseng correction. Pero ang problema dito, makikita natin, galing tayo sa taas, pabagsak, no? Pabagsak. So, mababa ang probability na some sort of bullish correction to. Medyo mababa, ha? Ibig sabihin, more like bearish correction to na magkakaroon tayo ng some sort of hindi natin mabilang, pero pwede natin masabi, meron tayong some sort of five waves dito. 3, 4, 5. Then, hindi pa tayo babagsak, hindi pa tayo nagbe-breakdown. So, pwede natin masabi, okay, mukhang malakas pa siguro, pero at least sa itsura niya, hindi ganong kagandahan. No? Hindi ganong kagandahan. Okay? So, mapapansin din natin, meron tayong, tanggalin ko lang itong ascending channel natin. Pansin natin, meron tayong rising wedge dito na breakdown with decent amount of volume. Hindi naman siya ganong kalakihan, pero may pagka-volume spike to. So, ito na, meron tayo ditong volume spike dito sa break na to. At itong hindi magandang sign to na nariritest lang to, ha. Nariritest. Kailangan makapasok ulit sa loob para masabi natin bullish pa tayo. So, sa ngayon, hindi siya makapasok sa loob at may possibility na at some point kapag itry pa niya ulit i-retest, eh baka bumagsak tayo. Okay? So, tignan natin sa 4 hours yan. 4 hours. Okay, sa 4 hours, no, medyo mas significant na may volume spike tayo of some sort dito. At ang ginagawa dito is nag-re-retest lang tayo bago tayo bumagsak ulit. So, meron tayong maliit na descending triangle dito. Na 1, 2, 3, 4. Actually, baliktad, no? Kasi ganito yung move nyan. May wave dito. Unang wave, tapos ang kakalabasan. Kakaroon na tayo lang. A, B, tama ba? C, D, baka dito na yung ano? Yung D, tapos may E na tayo dito. Then, babagsak tayo. Kakalabasan, ha? May possibility lang, ha? So, ang projection ko dito, parang ganito dapat, eh, no? Ganyan, 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 tapos babagsak. No? Na mag-inihintay natin yung bullish swing failure dito. Kaso hindi dumating. Kasi short, medyo maiksitong ano, maiksitong bagsak na to. So, ang kakalabasan, baka ano na, no? Baka dito na talaga nag-bounce dito sa mga mini support dito. Kasi meron tayong some sort of eto, some sort of order block dito. Meron tayong mga resistance, support, yan, support. Ngayon, ginagamit ulit as support, no? Itong part na to. No? Dito sa part na yun, ha? Okay. Ang kinakalabasan, possible na
gumagawa na tayo ng some sort of last wave to the upside at dito tayo magre-reject possibly, or pwede tayo mag-push pa ng onte, pero hindi ko makita yung volume na nagsasabi na malakas ang push up natin, no? So makikita natin valid tong descending triangle rin na to, kasi ang volume natin habang nagko-contract ang prices, ito, habang nagko-contract ang price, nagkakaroon din tayo ng contraction sa volume, humihina din ang volume. Ibig sabihin, at some point magkakaroon to ng malaking breakout, isang malaking breakdown, or isang malaking breakout dito sa pabullish na break. Okay? So, either doon sa dalawa, pwede mangyari, pero madalas, at least sa kapag i-research nyo kung ilang percent ng ng probability ng descending triangle, madalas 66% na bearish breakdown, na bearish break. So, hindi pa natin sure, kasi ang kakalabasan na ito, mag-contract ang ang volume, bigla magkakaroon ng isang malaking volume spike dito, tapos ito na yung some sort of start ng susunod na wave, which is probably mga ganito to, no? Magbe-breakdown dito or magbe-breakout dito. Hindi natin sure, ha? Okay. So, dun tayo sa no? Kung meron tayong idea kung ano ang mas mataas na probability, most likely dun tayo susunod sa mas mataas na probability. At gagamitan natin stop loss in case na hindi mag-fruition or hindi mangyari, hindi magkatotoo yung probability na yon. Okay? Kasi hindi tayo hindi laging perfect yung market. Pwedeng magbe-breakdown to, fake breakdown, biglang magpapampala, no? Ganun, no? So stop loss lang, o kaya kapag may profits na kayong medyo mataas yung short nyo, kunwari sabihin natin dito yung short nyo, stop loss lang in profits, no? Dito siguro yan, stop loss in profits, o kaya gusto nyo dito na ang stop loss in profits nyo. Okay? Ganun din sa bulls. Kapag nakapag long kayo dito, yan, dyan sa mga part na yan, medyo maraming maraming tops to, no? Ibig sabihin, marami kayong chance na nakapag long dito. Okay? At most likely, syempre, stop loss in profits lang dito sa ilalim, no? Yan. Okay? So, may papakita lang ako saglit, no? Mabilis lang. Hindi kasi ako bayad sa Glassnode, no? So, hindi ako member ng Glassnode na paid. Pero ito si IA Crypto, Ijaz Crypto ata to. Isa sa mga maghanap ng mga fundamental analysis, no? Or mga pwedeng makita sa labas ng TA, ng technical analysis. So ito, no. Meron tayong nakitang spike sa BTC miners, no? Ito ang miners to exchange, ha? Ibig sabihin, naglilipat ng BTC ang mga tao papuntang exchange, or mga miners papuntang exchange. At recently, noong June 3rd, nag-peak ang paglipat ng BTC miners to exchanges dito sa June 3rd. Okay? So, saan tayo last nakakita ng mga gantong kalalaking spike? Ibig sabihin, so ang reason kung bakit naglilipat ng BTC papunta sa exchanges ang mga miners ay isa lang yung rason nun, para magbenta. Okay? Para magbenta. So, kailan ang last time na nakakita tayo na naglipat ang mga tao, ang mga miners papunta exchange? Dito sa dito sa part na ito, no? Malalaki ang spike nito. Spike, 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 mega spike, 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 no? Papuntang bear market or some sort of mini bear market dito. So makikita nyo nung bumagsak na, nung nag-capitulate na, wala nang masyadong naglilipat na miners papuntang exchanges or BTC papuntang exchanges dito sa part na to. Okay? At nagkaroon ulit tayo ng isa pang push up. Makikita natin nagbebenta sila habang paangat ang price. Okay? At habang pabagsak ang price, paliit ng paliit ang nagbebenta ng BTC. Okay? So dito, hindi magandang sign to, no? Hindi magandang sign to na nag-spike ulit ang BTC miners na papunta sa exchanges, nag-spike na naman ang value niya, no? Ibig sabihin, may chance na merong incoming dump ng mga miners na magda-dump ng BTC. Okay? So actually, tingin tayo ng
na kung meron pa ba tayong makita ang ito si Chiki Crypto. Tagal kasi natin hindi nag-check ng ano niya ng anong tawag dito yung whale wallet counts. Tignan natin kung meron, check lang natin saglit ha, napin ko kung meron siya. Wala dyan, so baka sa luma pa. So ito 5 hours ago ito kaya meron ba siyang data? Wala, puro TA to. Di ko kasi gusto masyado yung TA nito. Ito to, whale. Hi and whale sell. Okay, 3 days ago nga lang to. So tingin tayo. Mabilis lang. Meron tayong mas marami tayong inflows sa ngayon, no? Inflows. Pag sinabi natin inflows, pumapasok sa exchange ang BTC. Pag pumapasok sa exchange, anong meaning nun? Most likely para magbenta. Okay? Pero hindi ganun kalaki ang difference ng inflows sa outflows, no? So, pwedeng negligible to na hindi masyadong importante na mas mataas ang inflows sa ngayon kasi medyo magkalapit lang ang inflows at outflows. Ibig sabihin na ma-match ang supply at demand. Tama ba? Na-match ng demand ang supply. Ayun. Kasi pag inflow, pinapasok mo yung pera or BTC papunta sa exchange, nagkakaroon tayo ng potential additional supply. ang outflow kasi pwede natin masabing parang demand yan. Okay? So next, tingin tayo sa mga susunod. So ito, inflows and outflows, no? Almost pares lang yung green at red. Okay, next. Ibig sabihin, wala pang signs na may mga nagpaplanong mag-dump ng matindi. Wala pang signs na may nag-accumulate ng matindi. Ibig sabihin, yung pera umiikot-ikot lang sa loob ng crypto. Walang bagong pera, walang lumang pera na lumalabas rin. Okay? Ibig sabihin, same type of BTC umiikot lang sa mga tao. Okay, no? Nagsi-circulate lang. So, tingin tayo sa ano pa bang pwede matignan dito? Wala masyado, no? Ito. So, meron tayo sa retail. So, up until now, sa retail, nagpapump pa rin, no? So, makikita natin, nagpapump pa rin ang mga retail. Nagpapump pa rin ang mga retail sa pag-drop by the dip to, no? By the dip ang mga retail sa ngayon. Kasi, pwede natin masabi, kasi malakas pa rin ang jobs report. Di ko nga lang alam kung ano yung last status ng ano ng jobs report, pero sa alam ko medyo malakas pa rin ang jobs report. Ibig sabihin marami pang pera ang mga retail, marami ang pangbili ng BTC. Okay, so itong mga to since nung dito pa tayo sa part na to, no? Teka lang ha, punta tayong daily. Yan, since dito pa sa mga part na to nagba-buy the dip na yung mga yan, ha? Ito, so pagka-capitulate by the dip, ito breakout trade na magbibili, mga nag-iipon na retails, no? Tapos babagsak na naman kasi kung tatandaan natin, meron tayong malakas na printing dito sa Fed, no? Money printing. Ibig sabihin, accessible ang pera, madaling makakuha ng pera. Kapag maraming pera, maraming pambili. Maraming pambili, meron kang pambili ng BTC most likely. Lalo na kapag retail ka kasi na i-spread sa masa, no? So ayun yung gustong i-correct ng Fed ngayon na pabagsakin ang inflation para mabawasan ang siguro quantity ng umiikot na pera, no? Para bumagsak ang ano tawag dito, ang quantity ng US dollar siguro para tumaas yung ano yung value ng US dollar. So ang kaalabasan, magkakaroon ng mas malakas na spending power ang US dollar. At yung mga prices, bababa. Okay? Kasi kapag mababa ang prices, malakas ang spending power ng dollar. Ibig sabihin na, ibig sabihin, kung sabihin natin, in $1, pwede ka makabili ng ano, ng, sabihin natin, ng one full meal dati, ngayon, kailangan mo na ng $2. Ibig sabihin, mahina na yung dollar dahil sa inflation. Okay? Kaya sa Fed, kailangan nilang mapabagsak ang prices or mapalakas ang dollar. Pares lang naman yun. No? So anyway, itong mga retail na to, nagsisipag-pump dito sa mga dip na to. Ito, pati dito, hanggang ngayon dito. No? So, almost lahat ng galaw ng BTC, ito, almost lahat ng galaw ng BTC na to, galing sa retail. Okay? So, gusto ko lang maging aware kayo doon na
ang pump natin ay mostly fueled by retail. Okay? Ibig sabihin, kung saan, kung di natin sure kung kaya ba ng retail ipa bull market ang BTC, pero sa history, madalas ang whales ang nagpapa-start ng bull market. Okay? So, titignan natin ang mga whales. Saan kaya yun? Ito, whales. Okay. So, ano no? Andi dito yung price, no? Ito yung price. Punta tayo ng 4 hours. Yeah, 4 hours. So, dito sa mga prices na to, medyo nag-accumulate ng onte ang mga whales, no? Actually, hindi pala nag-accumulate, eh, no? Parang bumagsak pa sila lalo. Dito sa itong area to, yan. So, medyo mabagsak pa sila dyan ng konti. So, ibig sabihin, nag-take ng liquidity exit or ginagamit ng mga retail para as some sort of liquidity exit. So, ano ang liquidity exit? Ayun ang kailangan na gawin ng whales para makapagbenta. Kasi ang gagawin yan, hindi sila pwede magbenta ng isang malakihan agad. Isang malakihan agad. Kasi ang kakalabasan, hindi... yung isang malaking red candle na ganyan, ang kakalabasan, ang benta nila, meron sila ditong malaking chunk, malaking chunk. Pero kung dahan-dahan sila nagbebenta, na pag ganito, magdadahan-dahan silang benta dito, na mauubos nila yung pera, mauubos nila yung BTC nilang hawak sa dahan-dahan na pagbenta, ay na tinatawag na liquidity exit. Okay? Kasi ang kakalabasan, maghihintay ang mga whales para may mga bumili pang retail, para may kumuha ng BTC nila. Okay? At ang kakalabasan, ang average price nila banda dito. Hindi katulad nung isang malaking red candle, kapag dinap agad nila, ang average price nila dyan ng pagbenta nila ay mga banda dito pa sa gitna. Okay? So, mataas ang benta nila dito, biglang may mababang benta, biglang mas mababang benta kasi nag isang matinding dump agad sila. No? So, ay natinatawag na liquidity exit. Kinukuha ang, or more like, dahan-dahan nilang binibenta ang BTC nila sa mga retail. Okay? Nakalabasan. So, makikita naman natin yan, no, na hindi sila nagpa-pump dito sa mga parts na to. Actually, medyo mabagsak pa sila dito. Then, recently, nagkaroon ng mataas na pagtaas. Hindi naman ganun kataas to, no, pero tumaas na onti ang mga whales dito. Okay? Medyo tumaas, pero magkaroon na ulit naman tayo ng spike down. Okay? Karna ulit tayo ng spike down, ha? Which is nag-i-indicate na mukhang false accumulation to. Ito. Nagbabaka sa ali lang ang whales at nakakita to most likely ng break of structure. So, makikita natin, meron tayong swing low dito. At dito banda yung kung saan biglang nagbenta yung whales, no? So, tignan natin. Well, actually, no? Banda dito pala, no? Banda dito. Nung nakita, ito nakikita nyo itong maliit na low na to. Ito yan, no? San yun? Teka, double check natin. Ito ata yun most likely. Or baka ito ba yun? So, hindi natin sure kung alin dito sa dalawang to. Pero tignan nga natin. Gawin kaya natin line chart. O sige, gawin natin line chart para mas maintindihan natin. Ito, no? Ito. Yan yun, no? Kasi kung titignan natin dito, paumpisa pa lang to yung ano yung tama ba? Double check natin, ha. So meron tayong first dump, push up, second dump. So meron tayong first dump, push up, second. Ito nga yun, ito. So ibig sabihin nagkaroon tayo ng break of market structure dito sa 4 hours, no? Kasi ito ang swing low. Meron tayong swing high, swing low, swing high, swing low, goods pa to. Isang push up, tapos nagkaroon tayo ng swing low na breakdown. No? Breakdown dito sa part na to. Okay? Ibig sabihin, nagkaroon tayo ng change of market structure na pa-bearish. Okay, so alam ng whales ang ginagawa nila na nagkaroon ng, no, after nagkaroon ng break of market structure na from bullish to bearish market structure, eh biglang nag-dump ang mga whales. Okay? Nag-dump ang mga whales, no? At ngayon, continuously nagdadump ang mga whales sa ngayon. Pero 3 days ago pa to. Yan, 3 days ago pa to. So, siguro after mag-update ni Chiki Crypto, eh, baka makikita tayo ng panibagong data. Sa Kraken naman, almost wala nangyayari. No? Almost sideways lang to. Okay? At siguro sinusundan lang nila yung galaw ng price sa BTC. Ang mga sharks naman, mukhang meron silang nakikita na
possible na may pwede pang ipump ang BTC, no? Kasi nagpa-pump din ang ano lang wallet sizes nila, no? Kapag nagpa-pump ang wallet sizes ng mga sharks, madalas ito yung mga traders, ibig sabihin may nakikita silang potential na move, possible na bullish dito. Kasi ayun yung ano, no, pinag-uusapan natin last time na may possibility na baka ABC correction to at magpa-pump to. Okay? Pero at the same time, meron din possibility na baka isang malaking ano to, isang malaking bearish move na ganyan, isang malaking bearish move na paganyan at ang kakalabasan may invalidate lang kapag syempre kapag nag higher high tide sa mga part na to, kaya lalo na dito sa part na to may invalidate. Okay, so etong mga to siguro most likely ang ginagawa nito nasa support tayo, simpleng ano lang, simpleng pag-iisip lang, nasa support tayo, ito, papasok tayo sa support, bibili ka dyan, bibili ka dito, kapag na-break, doon ka lang mag-re-risk manage ng stop loss mo, kakalabasan. Ibig sabihin, magbaba ka sa akin ang mga traders na yan, na in case na mag-pump, kasi dalawa ang probability dyan, either magpa-pump or magda-dump, okay? So, wala silang masyadong loss dito sa part na to, in case na mag-dump. Kasi ang kakalabasan, dito sila sa ilalim, bibili. Dito ulit sila sa ilalim, bibili. Alisin ko lang itong mga natatamad ako, itaas yung isang kamay ko kasi. Dito sila bibili. Bibili ulit sila. At possible, mag-pump. Pero pag hindi nangyari, ang kakalabasan, ang itong mga sharks, mga most likely mga traders, eh meron mga stop loss yan below lang ng support. Okay? Ang sabihin, mako-confirm kasi na meron tayong malakas na move to the downside kapag na-break ang 25K area. Okay? Itong pink bar na to, no, purple bar na to. Okay? So, sa ngayon, ang data nagbibigay ng idea na medyo actually kung ipagko-compile natin to, no, ang whales ginagamit ang mga retail as liquidity exit. Ibig sabihin lumalabas ang mga whales. Lalo na nakakita ng bearish market structure dito sa part na to, no, bearish market structure kasi na lower niya tong swing low na to, no. Na lower niya tong swing low na to, which is basic na trading knowledge. Na ibig sabihin, meron tayong change of market structure. Dito naman, basic trading knowledge din to na nasa support tayo ngayon at baka ABC correction lang to. ABC correction, nasa support, bili tayo. Ganun lang, no? Buy low, sell high ang kakalabasan. Pero at the same time, kapag nag-breakdown, syempre, may stop loss ka. So meron tayo dito, buy low, possibly, baka mag-sell high sila kung magpa-pump, no? Okay. Sa Kraken wala pa naman nangyayari, no, most likely parang ano lang to, either parang cold wallet lang to na matagal or parang ano lang to, storage wallet lang to mga to, no. Pero pag in case na magkaroon tayo ng spike dito, baka may anomaly na mangyayari, no. So ayun lang siguro update natin, wala tayong masyadong mabibigay na trading idea or anything. Kailangan lang natin bantayan tong part na to na meron tayong breakdown. Pero pwede natin masabi, baka hindi pa breakdown to, baka ganito ito, no? Meron tayong ascending channel of some sort dito. Pwede pang maging ganyan yan. Actually, parang mali ito, no? Ganyan. Pwede pang may ano to, ascending channel to, no? Na pwede pa tayo mag-push up papunta dito sa mga prices na to. Pero at the same time, meron din tayong rising wedge of some sort dito. Yan, rising wedge of some sort. Madalas bearish yung ganyang rising wedge. Bearish din tong ano, no, ascending channel na ganito. Bearish din to. Meron din tayong bearish. Sorry, puro bearish ang patterns natin, no. Wala talaga tayong magagawa kung puro bearish ang pinibigay na pattern sa atin, pero titingnan naman natin sa ano, sa volume natin, eh mukhang valid naman. Pabagsak ang ano, ang price. I mean, tama, pabagsak ang price, nagko-contract ang price, ang volume din natin pabagsak. So may potential na malakas na validation ng may pattern trading na mangyayari dito. Okay? So, tatlong pattern nagsasabi bearish.
Okay. So hindi naman sa ano no, hindi naman sa parang perma-bearish ako kaso or perma-bear kaso talaga hindi tayo binibigyan ng ano na magandang sign eh no. No, ayun lang yung gusto ano i-point out no kasi meron tayong break of market structure at andi dito tayo sa ilalim ng swing low na to. Okay? At baka possible na on the way to the downside na to. Okay, so ayun lang siguro update natin. Ingat sa trades. Wala tayong trading idea. Maliban nila siguro kung gusto nyong i-short ang mga part nato, no? Mga ito. No? Okay, so ayun lang yung update. Ingat sa trades. GG's boys.